namin ang Shaitan Arjim. Bismillahirrahmanirrahim. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. At ito yung abang likod. It's me, the one and only J3P. Actually, ako kagabi pa eh. Kagabi pa ako medyo masama. Masama po yung ano. Kasi nung isang araw ko pa ho nalaman na yung mag-iin ako ho'y positive din ho. Maliban yata kay Aisha. Pero dahil kasama ho nila, eh, kailangan ho uli sumailalim uli ho sa swabbing ng bata. 3 years old ho si Aisha. Nakakalungkot man ho isipin yung bata, lumalaban din kagaya ko, kagaya namin. Kinuha na ho yung mag-iina ko sa bahay, kinuha na ho sila. Sinakay na ho sa ambulansya at ihahatid ho daw sa, hindi ko ho alam po. Pero kingpad ho sila nagpa pa COVID test, nag-test ho sila, and then after after 2 days, and lumabas yung resulta, which is nga positive po. Dami hong pagkain, daming pulong, dami hong tumatawag, lalo na si Ate Net. Siyempre sinasabi, they are praying about ay maligtas yung pamilya ko. Sa inyo lahat, maraming salamat. Pero siguro nga, ito yung laban. Hindi ko lang laban, laban ho natin lahat. Para masugpo na po itong sakit na to. Ganun pa man, maraming sa pamunuan ng government ng Saudi Arabia. Maraming salamat talaga dahil yung tugon. Although alam ko na dahil nakukwento naman ho nung doktor dito at ng manager ho dito na ang sabi, talagang puno na po. Puno na po ang mga hospital. Ganun pa man, maraming salamat. Maraming salamat po talaga. Thank you to all, to the government of Saudi Arabia. Thank you very much. Alam ho natin, ano, siyempre, holy libro ho ng hari. Documented, undocumented ka, ititreat ka as the same. Any race, any nationality, in religion, hindi ho hadlang para i-treat ka nila. I hope ho, ito baka mamayang gabi lumabas ho yung resulta ko din. Sana mag-negative na po tayo dahil nagpapakita naman ho tayo ng sintomas na nagpapakita naman ho tayo ng kaanuhan dito na hindi tayo ganun ka-apekto kagaya nung kasama ho. Halos yung mga kasama ko po sa ward na to, yung sa mga ano, lumabas po kami eh ako ho'y naaawa talaga. Tatlong hakbang hinihingay lang ho yung tao. Ako kagigising ko lang ho kasi ano, pag nakainom ho ako ng gamot para ho akong dinuduyan, pilit kong ipinipikit yung mata ko eh. Pero nakakatulog po talaga ako. Pero nung kausap ko ho sila na madaling araw, siguro tumaas yung BP ko. Nagpa-BP ako, tumaas eh. Ganun pa ma, maraming salamat sa inyo lahat. At sa mga nagdadasal, sa mga tumatawag, sa pamilya ko, sa mga anak ko, maraming salamat sa inyo. Wag, sabi ko nga doon sa Elolit at doon sa mga bata, huwag silang matakot. Ititreat sila para gumaling. Huwag silang matakot. Ano ho, parang di ko alam kung ang pinanghuhugutan ko na lang ho ng lakas siguro yung ito na lang po siguro talaga. Yan, pag nagsasala po,
at saka siyempre sa tulong ng ibang mga tao kagaya nyo mga tumutulong. Ganun po, maraming salamat po sa inyo lahat. Walang exact word na para sabihin ko sa inyo to. Day 7 po tayo ng ating sort of documentary ng COVID patient. Sa COVID patient po tayo, i-documentaryo ko po ito. I try my very best na kahit hindi ako ganun ka-professional mag-documentaryo. I try my very best na maipaabot ko sa inyo ang lahat na ito. Ganun pa man, dali ho, tumatawag yung pamilya ko. Dali. Ayun po, nakutol. Tumawag ho sila. Sasama ko ho sa vlog para makita nyo kung pagdating daw ho nila dun sa kung saan sila dinala, tumawag daw ho kagad sila sa reception at sabi, pwede bang bigyan nyo ho kami ng almusal? Can you give us a breakfast? Sabi daw ganun. Ayun, tumugon na ho kagad ho yung ano yung sa reception. Okay, what do you want? We need hot dog. We need okay, yung si Aisha ho yung na gano. I need hot dog. I need cereal. I need actually yung mga cereal dito. Pwede ba padala? Ito paborito niya ni ito tsaka ito. Ayun, yun ang paborito niya yung yogurt. By the way, sa mga dasal niyo, maraming salamat at malalampasan po namin to at sa tulong po ng mga aming mga kaibigan sa dasal po nila at ganito na po ang gagawin niyo. Napakasimple. Kung kayo man po ay tumatawag sa 937-977 ngayon sa dami ho ng tao, totoo po to, sa dami ho ng tao, hindi kayo ma-accommodate. Ganito na po ang gagawin niyo ngayon. Dalihin niyo po yung sarili niyo sa emergency kung ano man hospital kayong gustong puntahan. Pag ano niyo po doon, pag na-check up na po kayo, pauuwiin po kayo dahil wala po talagang kwarto, maghahanap sila. And I promise to you talaga, kagaya ang ginawa nila sa pamilya ko. Ang ginawa po nila ay tumawag po sila sa kanila. Yung Minister of Health mismo po ang tumawag at sabi, "Ma'am, you are positive. Don't worry, we're going to pick you up there because we're going to arrange." They arrange all everything for them. Now, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Kahit ho, sa totoo lang po, ano ako na na-shock po ako nung sinabi nilang positive din sila. Pero yung bunso, 3 years old, ano po siya ngayon, hindi siya kinakikitaan ng may sakit dahil negative po yun eh. Pero another set of swabbing uli yun. Kaya kung mapapansin niyo po, iaano ko yung video nila. Nag-iisa ho silang kwarto. Parang tatlong kwarto ho yung ibinigay as a family status. Tatlo. Kung pwede nga lang sana magpalipat doon eh. Para magkakasama na kami. Pero ganun pa man, ititreat din po sila. Kung ano hong naramdaman ko ho dito na pagtitreat at pag ano. By the way, maraming salamat sa mga nurses dito. Talagang ang tulong, ang pag-aasikaso para ho akong hari. Oo, para akong prinsipe dito. At ganun din sila. Lahat naman ganun kami. Inuulit ko po, maraming salamat. At from the bottom of my heart, talagang hindi ko ho maano. Thank you po, thank you. Mabalos sa indong gabos.